na lang. Hechos. Para saan? Para bumabagal ang dugo. Ah, para bumaba ang dugo. Kaya ang uminom na. Ay, tumam daw kasi yung pala, nalapot ang dugo. Ah. May na yung stroke. Pag mo na malapot ang dugo. Kwento ko sa inyo yung isang gabi. Napakasakit ko nito, itong bandang sa ulo ko na to. Actually, buong ulo, hindi ko alam kung saan masakit. Hinanap ko ng hinanap, ganyan ko ng ganyan. Pagkawa ko dito, sabi ko, ah, nandito ko, palagi ko may lumuong dugo. Kaya ang ginawa ko, tiniris ng ganyan. Kaya, ayan ang medyo nadurog-durog ko ho yung part dito. Yung para siya may lumuong dugo talaga. Kumanda-ganda ho ito, pakiramdam ng katawang ko. Ay, parang sakit-sakit ng buong katawang ko. Ito yung aking mga braso na yan. Lahat katawang ko sakit, mga kasukasuhan ko. Para bang feeling ko may stroke ako ganun. Naman hindi yung kalahati ng mukha ko. Kaya yun po ang tip ko sa inyo. Paano ba maagapan ang imbis na isugod ka pa sa ospital o lubad ka muna sa doktor o sa bahay pa lang, mag-home remedy ka na. Kumunan tayo pa, gagastos ka parang malakas sa ospital. Sa bahay pa lang, kung sumasalat ang ulo mo at parang ang buong katawan mo eh, maugingat ka na. Mag-exercise ka, tapos yung ulo mo, kapain mo, ganyan, kapakapa. Tapos makakapa mo yung pinakamasakit. Sa ang parte, durugin mo yon at tsak na mawawala yung blood clot na tinatawag sa mga ugat sa ulo mo. So, kaya tulungan natin ating sarili para hindi na tayo pasugod pa sa ospital, gumastos pa ng malaki. Kawan mo yung mga pamilya, sa home quarantine pa hindi tayo ngayon. Hindi pa ko, hindi pa legal ang paglabas-labas. So, katulad ko nga po, minsan yung kirot ko kasi sa may puso ko, kaya iiwasan ko talagang Kaya kahit 10 minutes lang po, bigyan niya ng oras yung pinag-ganyan. Saka yung hindi lang po, minsan parang umuuro. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Huwag pawaya ating mga sarili. Kailangan po natin mag-iingat pa sa ating mga pamilya. May mga nag-aal po tayong anak at mapakahirap. O di ba? Sa kailangan, pongang-pong ka. Yan po ang tip ko sa inyo. Number one, kapag nakasarap pa kayo sa ulam, sikapin yung konti ng kanin nyo. Saka iwasan nyo na yung kaning damig. Yung kaning damig ko, madalas magpataas ng dugo. Saka magpataas ng sugar yung kanin. Kaya konti-konti na lang iwasan lang po tayo. Tubig ng tubig. Saka kape ko, iwasan ng kape. Masama din. Gatas, pwede pa. O ayan. Saka una yung pagkain, iwanan yung mga mantika, yung mga pagkain na makolesterol, matamis, mga chocolate cake, mga ice cream, konti lang po. Saka iwanan yung maraming tubig. Tapos, pangalawa naman, sa pagpupuyat, sa pagtulog, siguro hanggang alas 12, puyat na rin yung kapain. Pero pilis natin na makatulog rin alas 12 lang ng gabi. Tama na po yun. Sa umaga, yun ang kailangan natin mag-exercise muna mga 10 minutes. I could just go in my lady door and leave you behind on the bench, but no. Bangok pa lang isang ko? Please comment down below. Click the like button and subscribe. Plus, click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Chuk-tuk channel, Choriwa, Chubutuk Banit, Choriko Vigyan! Yun na! Sisters! Sisters! I'm back!